nabubuisit lamang kami kapag yung ating mga iniimbitahan dito mga resource speakers eh abot hanggang langit yung kanilang pagsisinungaling at pagdedepensa ng kanilang sarili. Yung road rage na yan, yung may dalang barel, hindi lalabas ng barel, kagaya ni Willie Gonzalez, kung wala siyang problema psychologically, may problema ang taong iyan. Now, if the penalty is very low, still, madami pa rin kagaya ni Willie Gonzalez na gagawa at gagawa ng road rage incident na ganyan. Possible cases also against our police personnel for forcing the person to pay 500 pesos. I'll cut you short there. Akala ko ba subject to voluntary agreement yung 500 pesos? E ngayon pala, pinilit siya. Okay, medyo nakakainit din ang ulo yun, no? Ikaw na ang binatukan, ikaw pa nagbayad ng 500 pesos. Doon sa pagtap ng kwan, doon sa bubong, it caused a dent. Yes, Your Honor. Hindi, ang lakas pala ng siklista. Magiging siklista na rin ako kung ganun ang mangyayari sa akin. Alam mo, iho, what I'm trying to point out is, yung ordinary na tao, at saka isang nagpapanggap na retired na policeman, dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling. Sino kaya ang dihado sa tingin mo? May I, sir? We have our CCTV in our office. And makikita po natin doon na hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzalez. Wala naman akong sinasabing ganun eh. Di ba? May sinabi po ko, sinabi ba akong pinersa niyo siya? Wala naman ah. Did I? Ang sinasabi ko lang, kung isang tao na isang siklista ang makakaharap niya sa police station ay isang dibaril at kasama ng mga police na nandun dati, sino ang dihado? Yun lang naman sinasabi ko eh. Hindi ko naman sinabing pinersa ninyo. Please do not put words into my mouth. Kasi madalas na nangyayari yan eh. It has been done during my time and I think it's still being done now. Ilan lamang ito sa mga naging kaganapan sa nakaraang pagdinig ng Kongreso. Tungkol pa rin sa away trapiko na kinasangkutan ng dating pulis na nanutok ng baril sa siklista. Bagamat wala ang parehong sangkot sa naganap na road rage, dinaluhan ang nasabing pagdinig ng mga pulis na humawak sa reklamo ng siklistang si Alan Bandiola at kwinestyon ang mga ito ng mga mambabatas kung bakit walang kasong inihain laban kay Willie Gonzalez. Gayong kitang-kita naman sa CCTV footage na naglabas nga ito ng baril sa lansangan. Kahit na sino sa representative ng Philippine National Police or NAPOLCOM, kung titignan po natin yung sitwasyon, ito isang biker versus a motorist na mayroong sasakyan. Dahil sa isang sitwasyon na dala sa presinto. Nandito na ba yung station commander? Yeah. And may I know your name, please? Police Lieutenant Colonel Jake Barilas po, sir. Thank you. Hindi ba traffic altercation yon? Bakit inilipat po dun sa traffic sector 4? During the conduct investigation, lumalabas po kasi na may complaint na grave threat as well as malicious mischief committed by both sides, Your Honor. Ha? Grave threat and malicious mischief committed by both sides. Kindly tell me, pwede po bang mag-grave threat yung nagbibisikleta at walang armas? On the part of... Hindi. Sagutin mo muna ako, pwede bang mag-grave? Sabi mo kung po pwede. I will take your answer. Eh kasi sinabi mo, both parties eh. Wala po, Your Honor. Bali yung grave threat po doon sa side nung cyclist against kay Mr. Gonzalez. Ah. Oh. Tapos yung malicious mischief naman is complaint ni Mr. Gonzalez against doon sa cyclist. So, when the case was turned over to your station, alam na kung sino ang may diferensya doon sa traffic altercation. Yes, Your Honor.
Sino po ang may diferensya? Kung alam na ninyo before na turn over dyan sa inyong stasyon. Based dun sa statement na binigay nung cyclist, inanim po niya sa statement niya na tinapit niya yung kotse nung Mr. Gonzales. Masama po ba yun? Or did the cyclist commit any violation of law when he did that? Lumalabas to kasi, Your Honor, na... Teka, huwag kang kuhan. Sagutin mo muna ako bago ka mag-explain. Did the biker or the cyclist commit any violation of law nung tinapik niya yung sasakyan ni Mr. Gonzales? Yes, Your Honor. And what crime is that? Pwede po siya magiging unjust vexation. Alin? Unjust vexation po. Unjust vexation. Wala naman akong narinig sa iyo na crime kanina na unjust vexation eh. Sabi mo, grave threat at saka malicious mischief. Naging malicious mischief po dahil po yung sasakyan, nag-incar po ng dent doon sa malapit na sa may bubong niya, Your Honor. Sa bubong? Yes, Your Honor. Huh? Hindi, ang lakas pala ng siklista. Sabi nila walang kasong na-file. Correct. May grave threat. And at the same time, there was this reckless imprudence resulting to damage to property. And because of the agreement, as of this moment, there are no cases filed against Bandiola or against Gonzales. Using your length in service as PNP officer, in your own opinion, what do you think? Is this Willie Gonzales psychologically fit or not? Based on this demeanor, sir, I find no really marked reason to actually suspect him of anything. And with his possession of a valid LTAP and PTC4, I would submit to the examination of the authorities that he had passed the documentary requirements to be able to own and possess this firearm. Okay, next question, General Torre. You recommended for the revocation of the LTAF of this Willie Gonzales. What is your ground? Obviously, sir, what he did based on the video is a blatant violation of the conditions set forth to all gun holders that it shall only be used for legal purposes. And I don't see a legal ground for him to draw his firearm in that situation, sir. So, may talagang may tupak si Willie Gonzales psychologically? Based on the video, sir, I can say, sir, that he is really out of line. Okay. Thank at you, that moment. General Torre, hopefully the PNP can recommend this committee for crafting or amending the existing laws. Huwag nyo kaming bigyan dito ng kaso-kaso lang. Kasi kayo naman ang may datos kung ano ang nangyayari sa lugar o area of jurisdiction ninyo, ilang road rage incident ang nangyayari araw-araw. Kasi kung wala si vlogger, walang dadampot sa problemang ito because this is usual and this is a normal case in the Philippine streets. Nang nangyari lang, nadampot na isang vlogger, naging viral, kaya nagiging subject for an aid of legislation, naging subject ng committee na ito. Yun ang gusto ko ipakita sa inyo eh. Na isang tao, sinasabi na retired policeman siya, or whatever, dismissed policeman, at galing sa inyong organisasyon, dinala sa isang istasyon na may kakilala sa mga istasyon na yan, kayo na rin nagsabi nun, ano kaya ang mangyayari? Tingin mo? In the ordinary course of things, iho, dihadong-dihado yung biker. Kaya nga ako nagtataka, siya pa ang nagbayad ng 500 pesos according to the report of the good attorney, Fortune. Butin mo ako. We have no idea about the yung bayaran, sir, na 500. Wala pa kami idea. So, when they entered into an amicable settlement, basta't nagpatawaran na lang sila? Nung paghatid sa kanila sa Galas Police Station, pinaliwanag sa kanila nung aking imbisigador
kung ano yung magiging kaso ng both parties. So, during the course of initial investigation, nagmanifest po sila verbally na magsisettle sa dalawa. Anyway, nasabi ko na rin yung sinasabi kong hindi tama na sitwasyon eh. Kasi kayo na rin ang nagsabi na dihado yung siklista pag ang kaharap niya ay may baril na sa loob ng police station at saka nakasama pa niya yung mga nandun. You know, kung titingnan po natin yung siklista, kaya ayaw niyang i-avail yung services ni Attorney Raymond Fortun. Alam mo ang sabi niya, tingin ko, sa isip lang niya, ay liliit yung mundong kinagalawan niya. Kung titingnan po niyo yung simpleng tao, ayaw niya ng trouble. Hindi ba dapat kayo na naka-uniforme ang titingnan po ninyo kung sino po ang nasa tama? At sa tingin ko, mukhang nasa tama yung siklista.